Good morning. Kumusta na? Ano na? Mukhang hindi pa kayo babalik bukas. Hindi pa nga. Kailan daw kayo babalik? May naririnig ako. Baka daw sabihin na sa Webes o Biyernes kung kailan kami lalabas at kung ano-ano pa ang papayagan nila. Yun naman talaga ang kailangang malaman namin kasi bago kami, para nasa ganun, bago namin gawin yung gagastos yung mga operator na mangungutang para malagyan ng social distancing na mga plastic yung sasakyan namin para nakakasiguro kami na kalahati lang talaga ang magiging pasahero ng bawat jeep na aming patatakbuhin. Yun. At yung mga scanner na kailangan ay makahanda na rin sa amin para pagdating sa terminal namin ay ang pasahero ng sasakay ay titignan namin kung may lagnat at meron na rin kaming alcohol na iaano dyan para nasa ganun pagsampa nila maayos. At kung terminal, doon pala sa terminal magbabayad na yung aming mga pasahero sa doon sa may hawak ng lamesa upang nang sa ganun ay hindi na hawakan ng chuper itong perang ipagkakaloob nila. Mangyayari na lamang, hindi naman namin sinasabi hindi hahawak yan. Pero maglalagay na rin kami siguro, dapat yun nga yung sinasabi ko sa mga chuper ko, mag-isip kayo ng paraan na para wag rin naman kayong magkasakit. Hindi yung basta kumita na lang tayo tapos biglang na paglabas nyo ng dalawang araw, mamamatay pala rin kayo. Wala ba kayong ano, Aling Zeri, wala kayong planong mag-assign ng mga konduktor sa mga jeepney? Kasi ang issue nila yung ano overcrowding eh. Alam mo yung mga sumasabit sa likod. Pag ganun ba, wala kayong plano maglagay ng tagabantay to make sure na enough lang yung kakasya sa loob ng jeepney? O pwede naman no, siguro yun. Pero kasi lalagyan namin na kadulius ng ano yun, ng harang eh. Uh-huh. Imbis na lima sa kanan, lima sa kaliwa, lalagyan namin ng harang na plastic. Paano mag-go-over ano yan? Ang sa amin nga, may harang eh. Sa mga AUV, sa mga bus na mga naka-aircon eh. At ano eh, hindi man yung modern jeep, wala namang harang na plastic yan eh. Yung upuan, nilagyan lang na ano, na hindi ka pwede umupo dito, dito ka lang uupo. Hindi katulad sa amin, talagang lalagyan namin ang harang, pati yung gitna. Kasi yung sabi nila, harapan, di ba? Oh. Delikado yung pasahero, nagkakaharapan. Yung modern jeep, ganun din naman ang style, harapan din naman. Pero wala nga silang ilinalagay na plastic para sa harap. Hindi katulad sa amin. Ngayon, at ang isa pa, talaga naman noon pa, hindi pa sinasabi ito ng ano ng ibang mga doktor na nakatuklas na pag nasa aircon lalo kang magkakaroon ng COVID-19 diyan dahil umiikit lang yung hangin sa loob eh. Hindi katulad ng jeep, lumalabas talaga. Noon pa sinasabi ko na mas delikado ang aircon kasi nandun lang umiikit. Paano yung mga sasabit? Anong gagawin natin doon? Siyempre, pag punong-puno na ng tao yung kalsada. Hindi na po pwede ang sabit kasi sinabi ko sa kanila, kapag nakita nila, binalaan ko na ho lahat ang grupo ko sa Pedyodak. Kapag kayo lumalabas na at naging gahaman kayo na magsahayaan yung may sasabit, pag nakita yan at pinatigil kayo ng paglabas, wala na akong magagawa dyan. Kasi kailangan turuan din naman namin ang mga super namin. Turuan din naman namin sila sa tamang disiplina, tamang kayusan para na sa ganun. Talaga makaiwas tayo dyan sa COVID-19 na yan. Kung haya mo ng kasabit yan, di magkatabi, wala na. Hindi ka na sumunod doon sa sinasabing kalahatian laman ng sasakyan mo. At naniniwala kami doon sa kalahating laman na yan sa buong maghapon, maswerte na pong kumita kami ng 200 o 250. Malaking bagay na para sa mga super namin kung sakasakali kahit paano pambili na ng bigas, meron ng konting dudukutin para sa pambili ng ulam nila, sapat na ho yan kasi bumili ka lang ng kalahating kilong galunggong. Maganda-ganda na yan, kakain na yung pamilya ng bawat super. So mga ilan po yun, yung kalahating capacity? Halimbawa po, 10 ang sasakyan. Ang talagang pasahero niyan, 23 kasama yung driver. Ngayon, ang gagawin nun namin, may harang kami na lima lang ang sasakay sa kanan, lima lang po doon sa kaliwa. Tapos isa lang po doon sa harapan. Mm-hmm. Yan po yun sa amin. Tapos alternate yun, Kaseni, no? Yung sa, para hindi magkaharap. Magkaharap po yan, pero may harang kami na plastic sa gitna. Para nang sa ganun, kahit magkaharap, kahit na naka-face mask pa yan, pasahero na yan, kung di mo lalagyan ng harang, pwede pa rin namang magkaanoan yan, ano? Pero ang importante lang sa amin, hindi masyadong delikado yung pagkapit ng COVID na maahawa yung
magkakaharap kasi may mga face mask naman yan eh. Tapos ito pa yung phone-in question, Kaseni. Ibig sabihin ba hindi na daw kayo magsasakay along the way? May possibility kasi mahirap namang magsinungaling kami, di ba? Kaya nga sabi ko sa terminal pa lang magbabayad na. Pero iyan, siguro, mahirap kasing magsinungaling eh. Kung may sasakay man, at least, yung pa rin. Kung halimbawa may bumaba, tapos merong gusto sumakay, di ba? Siyempre, basta kalahati yung laman, isasakay namin yun. Yun yung ano doon. Yun ang challenge nga ron, Kaseni. Eh, pag may nagsakay ka, siyempre, ano kumpulan yan, di ba? Yung unahan eh, di ba? Dahil wala nga masakit, kukunti lang eh. Magkaano yung mag-uunahan yan, papasok ng ano, ng jeep, paano natin i-control yun? Eh talagang eh, dapat ito i-control ng mga chopper yan. Lagay nga kayo kasi ng ano, mas maganda, may tagabantay kayo. Meron tagabantay. Oo, yun lang ang solusyon dyan. Palagay ko siguro, isasuggest ko po yung sinabi niyo sa kanila, sa akin, at sasabihin ko, yung imbis na ano, kailangan may nakasakay na agad na isa pa rin doon sa loob para na sa ganun siyang pumigil sa mga sasakay na sobra-sobra. Oo, kailangan ganun talaga ang gawin. Hindi mo makokontrol ka, ano eh, Aling Seni, pag talaga desperado na umuwi, di ba? Desperado na pumasok sa trabaho. Kahit umupo yan sa estribo ng ano, gagawin yan. Totoo po yan, totoo po yan. At saka sinabihan ko na rin sila, dahil kasi yung sinasabi nga ni Chairman Delgra, roadworthiness, gamat hindi pa naman gagamitin yung sinasabing ang alam naming roadworthiness, dadaan ka muna sa MBIS. Pero ngayon, dahil patatakbuhin kami, ang intindi namin, i-correct nila kami kung mali, roadworthiness, ang ibig sabihin, yung mga bagong maayos pang sasakyan, ang patakbuhin lang. At yung luma, sinabihan ko na sila. Yung mga luma niyong sasakyan, huwag na kayong magangad, pasensya na kayo. Eh, kung pare-pareho tayong gusto niyong mabuhay kayo, sabi kong ganyan, kailangan, huwag niyo nang palabasin yung luma, yung maayos na lang, para yung kasalanan ng isang luma na nahuli yan, na lumalabas, kasalanan, magiging kaparusahan para sa lahat. Yun ang sinasabi ko sa kanila, kaya kailangan talaga sa totoo lang, kung nagmi-meeting na nga ako kami, nag-zoom din kami, nag-aano kami, na sinasabi ko nga, kailangan ayusin yung maigi ito. Pag hindi kayo naging maayos, wala na akong magagawa diyan, kasi ako tagapagsalita nyo lang. Pero kailangan sumunod tayo sa reglamentong itinatakda nila. Mm-hmm. Ito pa po, ang tanong, Kaseni, kaya nyo ba daw maglagay ng beep card kung sakali in the future para maging cashless talaga? High-tech jeep yun, ha? Pinagmo-modernize po nila kami. Bakit maglalagay pa po kami ng, ano, ng beep card, ng cashless? Para cashless na, wala nang ano. Paboro sa amin yan. Kung hindi nila aanuhin yung aming sasakyan, bigyan nila kami na sabihin nilang, oh, sige, meron pa kayong 3 taon para yung mga maayos ng sasakyan ay tumakbo. Para wala nang hawak-hawak ng pera, lagyan natin ng beep card, yung parang ano, yung tinatawag na card na gagamitin, hindi na pera, para masanay rin naman ang mga tao, di ba? Isang bagay yan na para masanay. Pwede po namin pag-aralan yan, pwede po namin gawin yan. Wala naman yung bagay na hindi namin pwedeng gawin kung talagang sa ikabubuti ito namin. Kaya lang po sa oras ngayon, napakamahal po niyang ano na yan, may beep card na yan, napakamahal na para maglagay kami sa sasakyan namin. Pagkatapos, ang mangyayari, yung pala tatanggalin din kami. Kasi naniniwala kami na talagang, naniniwala naman kami, Sen. Dual use na ang modernization ay talagang to be implemented. Kaya lang, ang sinasabi nga namin, wala namang kumukontra dyan, pero merong kaming mga ibang ipinapaliwanag na merong mga 4 kilometers, lalo na yung mga lumang sasakyan, na hindi po sila makasusunod dyan sa sistema na yan na pinakikiusap po sa ating pamahalaan sa DOTR at LTFRB. Na kung meron silang ibinibigay ngayon na kapag nag-consolidate ka ay 160,000, ibigay na ho nila dito sa mga lumang sasakyan na ito para tapos pag nabigay sa kanila yung 160, i-junk yung sasakyan nila. So wala nang tatakbo. Ngayon, yung mga nandyan na maayos, kung gusto nila mag-consolidate sila. Kung ayaw nila, nasa kanila na po yan. Kasi matagal na ho, magtatatlong taon na rin naman na ipinaliliwanag ko ito sa aming kasapian. Kung minsan nga ay may mga member rin ako
aminin natin, hindi ho pare-pareho ugali ng tao. May nag-iisip na kaya raw namin pinupustro yung modernization dahil kikita lang kami. Eh, hindi ko alam kung paano kami kikita samantalang sila itong kami yung mamamahala niyan kung may korporasyon na itinayo. Kaya yung iba ho ngayon, inasabihan namin, either mag-join, magtayo ka ng kooperatiba o mag-ano ka, mag-korporasyon ka para kayo talaga yung may hawak nung ano nung sasakyan na inyong patatakbuhin at kayo ang nakakaalam kung paano nyo gagawa ng paraan to na maging maayos at nang kumita kayo at makabayad kayo. Yun po yung sinasabi ko sa kanila. Kaya, pero mas marami po talaga ang nagsasabing at naniniwala ako na totoo yung sinasabi nila. Yung mga 4 kilometers, kung ang gross, yung kabuuan ng kita sa loob ng maghapon na hindi pa inaalis yung crudo, yung boundary, yung para sa driver. Kung yan ho, yung gross, halimbawa, ay 3,000 po, eh kung 15 unit lang ho, kinukwenta ho namin yan, lahat ng babayaran namin, may garahe, merong mekaniko, may washer, may dispatcher, may general manager, nasa sahod, ilaw, tubig, telepono, yan. Merong sekretary na susweldohan mo, tapos magbibigay kami, ang usapan namin, magbibigay lang kami ng 5,000 buwan-buwan sa bawat isang operator na kung papayag sila, join the corporation. Okay, pero kung hindi, bahala kayo sa sarili sige nyo. Sige po, oo. So Kaseni, lahat naman itong mga issue nyo, simula ba ng maging mas vocal ang mga jeepney driver, eh mas nagkakaroon na ng dialogue sa pamahalaan? Yun na lang ho siguro ang ating panghuling tanong. Minsan nakakatuwa pag tinatawag ka para siguro masabing nakipag-ugnayan. O minsan naman, kami na lang talaga ang humihiling na para magkaroon ng dialogue. Kasi katulad nitong nakaraan, two Fridays na nakaraan, talagang nag-appointment po ako kay Chairman Delgra, kasama si Obet Martin dyan, saka si Boy Vargas, na lininaw namin yung katayuan namin, saan ba kami talaga nakatayo. Tatanggalin na ba talaga kami o hindi kami tatanggalin pa o palalabasin ba kami o hindi kami papalabasin. Yun yung lininaw namin at doon nga namin natuklasan na kapag ang isang may traditional jeep na tumatakbo, like Antipolo Cubao, na pinasukan nila, pinasukan nila ng bus, hindi na po pala makakatakbo yung traditional jeep doon. Ngayon, para makatakbo sila, magko-consolidate sila, bibigyan sila ng panibagong ruta. Ang problema po sa sistema, yung batas nila, bukod doon sa nag-file ka na, meron pa hong ano yan, labanan. Maglalabanan pa sinong mananalo, uh-huh, o sino yung maganda ang may pera, uh-huh, yung ganito. Yan. Kaya may possibility pa rin matalo ka. Okay. So, nangangahulugan, tinatanggal na talaga yung jeep. Oo. Aling Zenny, okay, mamonitor natin, no? Total, meron na naman tayong 1 linggo para abangan ko na magiging desisyon ng gobyerno kung para kayong teleserye, no? Hindi mo alam kung matutuloy o hindi. Oo naman, alam mo, ang kailangan lang naman dito, mababait naman yung mga tao yan, Sekretary Tugate, yan si Delgra, kahit paano, natuto nang humarap sa mga tao. Dati hindi eh. Pero sabi ko nga, sir, dati hindi ka marunong umarap, ngayon very good. I'm glad na marunong mo na kaming harapin at least nakakaintindi ka na. Pero sana buksan nila yung puso nila sa oras na ito. Huwag na muna nilang masyadong i-full force yung tinatawag na consolidation. Tapusin muna nila itong pandemic. Kasi hindi tayo nakakasiguro eh kung aabutin pa tayo kasi 1 taon eh. Di ba? So hayaan na muna kaming tumakbo. Makabawi-bawi kami kung baga sa ano. Kung di na makakasali yung iba, mag-ipon na sila o whatever. Handa na nila yung sarili nila talaga na wala na sila. Yan, ang totoo, marami na pong nag-junk ng kanilang mga sasakyan. Sa totoo lang, ka-Julius. Marami na nag-benta ng sasakyan nila na alam nila wala na mangyayari. Kaya dati, 65,000 ang Metro Manila. Ngayon, ang bilang na lang po, alos 55,000, parang 10,000 unit na ang nagbebenta at nawawala na yung mga sasakyan. Alright, sige po. Kaseni, huwag yung sunugin yung jeep nyo na. Wag naman. Alam mo, ano yan, sinuwento ko, sinabi ko lang yan pagkat yan yung sinasabi nila. Pero alam mo, ang pedyo dap, hindi po ganyan ang ugali namin. Ha?
hindi kami yung nananakot at wala kaming karapatang manakot. Kundi, bakit nagsasalita ng ganyan yung mga tsuper? Kasi, kumakalam na talaga yung tiyan nila. Hindi na nila alam kung paano. Kaya kung patuloy nga naman pakakalamin at hindi na sila talaga bibigyan ng nga ng buhay, edi sunugin na lang. Diba? O, Aling Zenny, pasensya na po at medyo kulang na po tayo sa oras. Kailangan na namin magpaalam kasi susunod na po si Senator Joelina. Salamat po, Aling Zenny. Good luck po. Din po. Salamat po. Mabuhay kayo. Ka Julius and Sam. Okay. Alright. Ganyan din.